And All right. And we are back. Again, this is for ESL 1 Birmingham 2019. The match is between TNC Predator and Team Secret. Tabla po ang laban. 1-1. Yes, deciding game for them. Mm-hmm. At again, kami ang inyong magiging shoutcasters for this game. My name is Noreen. And my name is Casey. At dahil dyan nagpakilala si Casey, mukhang may utang ata tayo sa kanya. Ready your recorders, guys. Ano bang ano natin? Bago natin puntahan yung draft, magbigyan lang natin. Ay, teka, bago mukha pumunta pala, sorry. Shoutout dun kay ano, dun sa nagbigay nung ano natin, nung pagkain natin kanina. Oh. Pinadala pala yan si, ano nga pangalan nun? Archie something. Alexis ata? Alexis, parang ganun. Alexis. Kung nandito ka man sa Nemo ngayon, maraming salamat po. Oo. Ayan o, kakanta pa si Casey. Ewan ko na lang talaga sige, kung hindi matuwa ang mga... Natin. Nasa sa'yo na yun. Sige na, magbigyan na natin. Eh. Sige, go na. Ako eh. O, go na. Sige, ano na lang. Clip ready ha, clip ready guys. MYMP na lang. Wow, MYMP pa talaga. Power of 2. Ah, sige, go. Bigyan mo kami ng isang linya. In. At teka lang, anong umpisa nun? Hindi ko nga alam kung ano yung kakantay mo. Ako, timing lang ako eh. Atakpan ko nga ito, nakaganto. O, di ba? Ano okay? Ah, sige, para more Para more. Sige. Ano na lang, mystery business na lang. Okay. Sige. Game. 5, 6, 7, 8. I'm in the business of misery, let's take it from the top. She's got a body like an hourglass, ticking like a clock. It's a matter of time before you're running out. When I thought he was mine, she caught him by the mouth. I waited a long month, she finally set him free. I told him I can't lie, he was the only one for me. 2 weeks and he caught on fire, she's get it out for me. But I wear the biggest smile. Okay na. I'm not meant to brag, but it got him where I want him now. Whoa, it was never my intention to brag. Ayoko na. Okay na, pabitin. Here you go. Oh, ayos na, guys, ha? Baldo, pasok. Wala, pasok sa panga. Balik na tayo sa game, eh. Napupunan na ako. Okay na. Walang back up, back out, meron, back out, meron. O yan, ewan ko naman kung hindi pa matuwa yung 10K natin na viewers. Okay na yan, ha? Naku, nahiya na ako. Shoutout sa 10,600 viewers natin na napakinig o nakakinig ng kanta. Pangit ang boss, okay sir. Pangit ang boss nino, nung kalbo o nung ano, may buhok. Yan, okay. Bang na tayo sa laro, syempre. Ito yung pinakamahalaga. Napaka-intense ng laro natin. 1-1 and game 3, deciding game. Mas magaling pa rin daw si Boss Alo. Syempre, boss ka namin eh. Alo ako, hashtag. Alo number 1. Di ba? Alo lang maganda boses. Alo lang maganda boses. Alo lang malakas. Okay. Well, grabe ang aga nung pick nila na TA dito. Yes. No? Naglabasan na nga agad ng mga core. Well, at kita mo yung pick ng TNC. First Umaya. Three picks, pares para sa kanila. Kumbaga, naglabas. Yung SK lang yung na ano dito since ban nga. Naban yung SK, yes. So, ano kaya magandang pwedeng ipalit dun sa SK? Well, si Kuko. Well, naban na rin yung Batrider DS. Pwede pa. DS. Mm. Pwede pa yan na mabas sa game na to. Batrider, nandiyan pa ba? Ban na yung bat. So, ang pinakamagandang pasok sa lineup dito ng TNC, DS. Darkseer, pwede. Yeah. Pero ito again, ang the status naman. or disable rather, ng Team Secret dito is on point na naman with Rubik's Telekinesis. Mayroong pang kasamang steal. Oh, on point daw yun. Darkseer talaga yung the best dito sa part ng TNC. And nakakita naman tayo dito ng Ogre pick ni Poppy, no? Hindi pa namin nakikita. Pero titingnan natin yung post, yung nakita clip ko na yung ano. Nakita yung, ko na. Patingin niya ako. Nagulat nga ako. Sabi ko, report ko nga. Yun lang, report nga. O nga, no? Mars. Pwede rin mag-off. Kaso si Kuko, nag-Mars ba si Kuko? Mars and DS. I mean, ginamit niya na ba? Pero para sa akin, yung Darkseer yung maganda. Oo, Darkseer yung maganda because of the Sven. Pag na-vacuum, imagine mo, na-vacuum wall, tapos may God Strength ni Sven and the stun. Naku, ubos, pati pantubos. Oo. Oh, ayan, oh, nakikipagtalo si Kuko kay, kay Hin. Ito, nasa'yo ko nun, boss eh.
Nasayaw-sayaw ka niyan, boss. Ang cute mo dyan, eh. May asan yung volume yun to? Yung volume. Yung walang sound. Sige, let me. Wala, natapos na, eh. Aloy! Uy, bakit rinig ko? Bakit ganun? Hindi, dito, dito. Nawalapit sa akin. Mark Ryan. Sumasa. Natin, siguro may plano tong... Uy, Coco LC? With his LC. Feeling ko, off ng LC talaga yun. Well, siguro gusto nila ditong pumita since yung NP, madaling makakarespo yan. Pero yung pick ng TNC dito, kailangan pa nila, since nag-pick sila ng LC dito, kailangan nila ng isa pang burst. Nawawala daw yung audio. Hindi, baka sa akin lang yun, yung kanina, yung nag-play, medyo malapit sa mic ko yung, ano, yung audio, nasagap. Pero... all good ba tayo sa, ano? Sa, ano natin? All good daw, ha? Sabi ni Direk. And kanina okay. Pa nagpapa-shoutout si George. Shoutout sa'yo, George. Sorry na, God. Nahuli lang tayo. And dami nga nanonood ngayon, no? Game 3. Ito na kaya. Magaling. Moment of truth. Magaling yung nakaisip nga, no? T-Hinsy. T-Hinsy. T-Hinsy nga naman. Pero ito na. Hikes. Hikes. Hikes still. Well, isa rin yan kasi yan sa mga pwedeng sumabay na courses, Vin. Pero, kailangan na merong combo niya, or merong combo niya yung Nikes. Siguro, mid one, pack, kyop, mga ganun. Oo, no, yung ay, mga pero may TA na kasi, oo. Yes, may TA. Well, para sa offlane nila, siguro yung mga initiator talaga kailangan. Yes, tingnan mo yung ban. Tingnan mo yung ban. Oh, yung Tidehunter na nga yun. Enigma Tide, oo. Hindi talaga nila kailangan ibigay yan. Kung hindi, dun kasi naglalaro yung playstyle ng Team Secret dun sa first pick Enigma and second pick Tide. Ang daming open pick dito, yung last pick para kay, ano ha, kay Armel. OD still open. Invoker. Alchemist is also still open. Yes. Ano pa bang pwede natin? But, Storm Spirit is also open. Yung Alt kasi, counter siya ng TA, so medyo mahihirapan if mag-Alt kasi. Yung Viper, kanino ba? Viper ba? Viper ng TNC o anong magpipick? Secret. Mm-hmm. May kanina pa ako nakikita na Viper. Viper or Venom. So, well, kasi yung aga nung pick ng TA. Sniper yung binan. Ang aga ng pick ng TA, so pwede rin tayong makakita dito ng counter pick coming in from TNC since yung TA, kailangan ni counter yan, or Razor, maganda rin. To remove the mga passive and ano, no? Oo, kulang sila sa late game potential dito. Uy, Wyvern. So, it's a Wyvern offlane? Or Rubik, Wyvern offlane? Wow, wait lang. Wait lang, ha? We might see a Wyvern off lane, yes. Or yun lang eh. Yun talaga yung pwede kasi itong si Yapsor, most likely yung i-hear niya dito yung Rube. Pero parang nahihinaan ako sa Viper off lane. We might see Ogre Magi off lane. May gumagawa niyan yung cancer, yung pang-cancer, 'di ba? Yung cancer. Pero syempre pro players yan Ogre eh. Ogre off. Oh, yun nga. Oh, tingnan mo, 'di ba? Oh, Ogre Winter Wyvern yung magkasama. Ogre or Winter Wyvern lang yan sa tingin ko. Pero, yun nga, pwedeng, kasi si Ice, I already saw Ice played Winter Wyvern in the offlane position. Naka-draglance yan. Grabe, mararating nun sa Arctic Burn, no? Oh. Madness, tapos mag-Arctic Burn lang yan, di ba? Well, let's see. Ayun na nga! Alchemist na nga! Napakagandang pick. Kahit makounter yun ng TA, well, sa laning phase lang naman yun, hindi mo pa rin mapipigilan yung... yung pagpa-farm nitong Alke pag nag-stack siya nang nag-stack dito. So, again, Alke last pick. This might be a good pick for TNC. Yes. But, again, it all depends, lagi ko itong sinasabi, yung execution and timing. Yes. If Alke can gain all his, or get his core items as early as possible. And as well as the discipline, dapat diba? Yung pag-take nun ng objective dun sa hero ng TNC, well executed na, sabi mo, no, Rain. I think kaya tong i-pull up ng TNC. Again, as long as makuha ni Alke ang kailangan niyang items to farm, like Radiance Manta. And Manta to disrupt the lanes. Oo, kasi Octa Rain Core to sustain, and then Aghanim's or Shiva's, and then Aghanim's for
His teammates. Ah, Alke. Ah, Alke. Well, ito nga, kadalasan na yung win rate ng Alke pag last pick medyo mataas dito sa Birmingham natin na tournament. Ngayon, sabi ni Melpoy, Alke daw ni Joby. Malakas 'yun. Mataba talaga yung Alke na 'yon. Abog-bugber na nga kami kanina eh. Shoutout muna kay Sir Mike na pala naglalakad ngayon. Okay, shoutout sa'yo, sir. Yung biglang nawala, nag-blink out. Pero mag-aagawan ng Sven. Siguro ang plan nila dito kanina, di ba, si Sven yung nagfa-farm. Mm-hmm. Etong si Sven ngayon, pwede siyang mag-utility items. Tapos yung all-in farm sa Alke, pwedeng makita natin ganun na mangyari. Or, mag-stick sa lane? Oo, the other way around. Mm-hmm. Sven na pagkakuha niyang Echo Saber Dagger, gagalaw na siya, sasama na siya. Then yung Alke naman yung magfa-farm. Mm-hmm. Pwedeng may ano lang, giveaway lang sila, no? Yes, oo. Pero most likely, ganun pa rin yan. Makakita pa rin tayo ng mga two, double or triple stacks. Yes. Sa mga supports ng... Ngayon, nila kailangan mm-hmm. ng mga stacks because this is Alke and this is Sven. And also, again, ito yung mid-1 TA. Ang bilis makapag-item nito pag naaalagaan ni Papi ng stacks, no? Kaya rin, hinipick nila yan because mid one, sobrang galing niya when it comes to TA because comfort pick niya yan. So let's see who will give space to farm and sino yung magsasacrifice. Yes, yes, yes. Okay. So, antayin lang natin yung ano, papakilala na natin, okay? Mm-hmm. Habang wala pa naman, quick shoutouts dyan sa lahat ng tropa natin dyan, Comics, INR, Engineer 101, si Matumba man, pero teka lang, ito na nga, Yapsor with this Rubik, Zyphor, his Winter Wyvern, Mid-1 TA, Poppy for Ogre Magi, and Nisha for his Life Stealer. On the side of TNC, we have Kuko on LC. Next, Armel on his Alchemist. And Tims on his Nature's Prophet. Gabi on his Sven. And Ayo on his Oracle. Okay, so Ayo na nga. Ayo na nga. Pero ito, Ayo, tamang right-click lang siya dito. Well, Nisha and Kuko, ha? Ganun din. Teams at saka si Kuko ang unang nakakuha. I think wala pa atang nakakuha. It's 3-for-1. Ooh, it's a 3-for-1. Good start. Mm-hmm. Good start to para sa TNC. Poppy trying to block, but medyo kinapos. Gagawin yan, babox out on niya yan. Dahil itong i-maximize yung hindi nga nagagalaw dito yung nude. So, papaluin niya na papaluin. Yes. So, mataba si ano ha. Medyo... Mataba kanina yung sinasabi ko sabihin. Mataba si Ogre Magic, hindi niya na-block. Pero, let's go. Ito na nga sila. Range lamang ang si Mid-1 dito kay Armel. Pero, intayin natin. Ano kay malamang to. Grievel lang kinuha nito eh, no? Okay, yes. Yeah, so, And then, acid na. Acid. Yes. Well, makakita dahil dito ngayon ng medyo dapat dito, TA, lalamang talaga yung last hit and denies siya sa laning phase. So, ayan, kita natin, diba? I-absorb. Dinadala niya. Pero, well, kung makakapag-stack naman dito yung mga supports ng TNC, makakabawi naman yung Alke. Pero ito, tinasahan si Yapsor ng Fortune's End. Nandito na rin yung mga trends. Let's see. Tamang right-click lang sila dito. Pero si Zai, yan. And 1-1 na po. Para sa mga kakapasok lang, 1-1 na po yung score. Game 3, deciding game na between TNC and Team Secret. Para sa mga TNC supporters dyan, ha? Alam nyo na, taas ang kamay. Bigay ng enerhiya para sa mga tropa nating Noipi. Doon sa mahindi naman, sige, dyan na lang kayo. Kaya nyo na yan. Pero ito. Perspective naman. Yes, Kuko. Naku ha. Oo. Medyo parang... Sobra, yun nga. Like I said, last cast ko, yung Ogre kasi isa yan sa mga pinaka matinding pang box out ng mga offlane kasi yung kunat niya. Pero ito. Okay, binabak. Ano niya pa, binabloodlust niya pa dito for additional attack speed. Pero ito, makita ko lang, tama rin yung, maganda rin yung TA and Alchemist matchup dito because once Alchemist hits level 2 or meron na siyang acid, that can be used to burn the refraction charges, di ba? Walang downside lang nun. Kahit matanggal yung refract dito ni TA, yung damage kasi na nabibigay ng refract din na sobrang laki. So, yung denies and last hits niya talaga dito, lalamang at lalamang. Mm-hmm. Looking at the last hits dito, 12-7 versus 6-2. So, ayan, nakikita nyo na agad yung disadvantage dito nung Alchemist. Sa laning phase. Laning phase, ha? Laning phase lang itong pinag-uusapan natin. But, depende yan. Kapag may item na yan,
doon na magsisimula ang totoong labanan. Once he get the rod. Oo, pero eto, Zai, tinamaan siya ng fortune's end. Ha? Medyo mababa mo kanyang buhay dito, pero nope, no P. But Coco, si Coco pala ang mababa ang buhay. And I think Coco will be taken down. At yun na nga, Nisha will be taking first blood. Ayan, lumabas ang mukha ni Nisha na nakamohok. Okay? Okay na. Eto, ito na. Armel. And mid one. Ayan na yung sinasabi natin. Ha? Naku, delikado nga. One more. Oy, hindi pa. Buhay pa. Baka mabalikan. Well, my fairy fire. Napop na ba niya yung fairy fire niya ni Armel? I think not. Inaantay na lang ata ni Coco dito. Or rather, ni Armel. Ang, yung ibon. Nasaan yung ibon? Yan, papunta na. Papunta na ba? Okay, yun. So, there's two subs and one clarity. Well, grabe si Coco mag-extend, ha? Medyo nahihirapan dito. Ayun na. Yung risk part nitong pick ng TNC. Medyo nahihirapan sila dito sa laning phase. Ang magandang lane, ang pinaka nananalong lane lang dito, yung top lane because of Sven and Wyvern matchup talagang. Which is good. Oo, ganyan talaga yun. Diba? Which is good kasi hindi pa nga nakakahiwalayan or nakakabigay. Oh, teka lang, ang daming may iba to dito. Fortunes and may kasamang start ball. Pero there's a cold embrace to sustain himself. Tingnan natin kung mamamatay yan. No body blocks. Fortunes end. Naikasa na ba? No P. Ako natin. Ito. Teka lang, medyo makata sa mata. Pero uy. Dalawa yung salve niya. Alam nila. Yapsor, trying to get XP. Medyo lamang pa nga si Coco sa sabayang pagbigkas dito eh, no? Dahil maganda yung proc nung ano eh, nung third skill eh. Nung anong tawag doon? Yung parang counter hit, di ba? Pero nakuha nila yung first blood, so big advantage yun para kay Nisha. So ito ha, 15 seconds for the first bounty rune, or rather, the second bounty rune. Tingnan natin kung sino makukuha nito. Will teams get the first one? Nag-back na si teams, dalawa na sila doon. Mahirap, makakuha so, na ng bounty, mapapatay pa siya. Tabla lang. Nakakuha ka nga ng bounty, patay ka naman. Nangyari sa'yo, di ba? Ano pa pagka hindi niya nakuha, di ba? Well, shout out dyan kay Josh Rail, kanina pa eh. Oo, shout out sa'yo. Shout out. Yan, sa lahat ng mga nandyan. Balik-balik na tayo muna dito sa lababang. Again, sa mga TNC fans, ha, this is a very crucial game for both teams. Now, Armel and Yapsor, ito na yung first rotation ni Yapsor. But nope, not good. Nakakakuha pa nga dito. Ang kuya mo, Armel, ng last hits and even denies. Well, kailangan makakita tayo sa side ng TNC dito na may nag-stack because dun lang makakabawi itong si Alki. Kita natin yung last hit nyo. 37 na yung last hit ni Nisha and 17 denies. Well, siya naman 15 last hits and 2 denies. Sobrang ahead talaga ng TA dito. Kaya medyo alanganin talaga. No? Oo, nung nakita ko yung last pick nilang Alki. Well, maganda talaga siya once he get the rod. Pero yung laning phase talagang tagilid. Yeah, tagilid na tagilid talaga. Pero there you go. Ha? Teams, ha? Ito, meron mag-gun rotation kay Teams. Makikita ata niya dito si Yapsor sa kaliwa niya. Tamang right click lang sila. And, wala naman. Si Teams medyo mababa ang level. Ha? Baka mamaya na-over, ano siya. Parang na-overextend or nasosobran siya sa lakad. Ha? Ayan na. Binabox out na nga niya. Oo, alam niya kasi na dyan lang makakabawi si Alki. So, ang kailangan gawin ng secret dito, bantayan si Alki dun sa mga neutral camps. So, Armel is now making his way to the farm site. Nag-neutral muna dito ang kuya mo. Dahil nga, katulad nga ng mga pinupunto nyo, hindi nga magasyado maganda yung laning phase. Yes. Looking at the levels, he's only level 5 while Temper Assassin or TA ni Midwan as level 7. 49-20 versus 22-2, so sobrang underfarm ka. Oh. Well, pag binigyan mo pa naman to si Midwan ng momentum niya pagdating sa TA, naku, bubuhat talaga yan. Nagbubuhat na nga si Nisha pag binigyan mo pa ng ayun, nakakuha pa yung stocks dito. Naku, nakakagaw pa nga. Pero eto na si Gabi, ha? Kailangan nila yung Fortune's Engines. Ilan na lang ang magtitake nito? Teams, let's see. Okay, inulong niya si Midwan. Eto na si Coco. Meron ng duel to. Pwedeng sumabay. There you go. Kailangan lang nila ng magandang burst damage dito. Mapapatay ba? Yun nga lang. Hindi pa napatay. Pero si AU naman na nakakuha nun. So, okay lang daw. Okay lang din talaga. Kasi nakuha naman niya yung stocks eh. Madali namang makakabawi talaga yan, Alke. Yes. If mag-stocks yung mga... Gold-wise, ha? Gold-wise. Yep, yes. Yep.
Kahit mababa ang level niyan, gold-wise, makakakuha at makakakuha yan. Because of the Greville, and, yun nga, may ano pa, mayroon pa siyang Rockburn, kaya mamaya yan. Ito magmamayda si Gabi. Well, Maidas, kailangan niya agad gumalaw dito. Dapat, well, siguro iniisip niya yung late game nila, ano? Pero for me, dapat Echo. Oo, pero ito, teka lang. There is a Stormbolt. May kasama pang God Strength. Fortune's End, Warcry na ibigay na rin. Pero nandito si Teams to Black. Gold Embrace, binigay na rin. Tingnan natin kung kaya ni Gabi to. Kapag wala ng Gold Embrace, ang sakit ng hataw. Pero na-stun siya. One more. Uy, hindi tinamaan ng clip, sayang. One more. Pero hindi. Kinat ni Gabi. Zai, tamang zigzag lang. Pop, tinamaan. And Gabi will be taking that kill. Let's see kung isusunod nila dito si Poppy. Nope. Well, it's a big kill for TNC since... And another rotation dito, ha? Para kay Teams, maputol kita saglit. Casey, tingnan natin, ha? Okay na pala. Wala na. Akala ko ang daming mag-ana. Def na. Ay, hindi. Nandito na pala si Ahmed. Ang bilis. Kanina level 5 lang yun, biglang naging 7. Nakakabawi naman. Mm-hmm. And hindi rin takot si Armel. Tingnan mo. Chemical rage agad. Naging palag. Uy, buti na lang. Nasa lang yung Splinter Blast. And Coco, one-on-one with the Great One. Meron pa siyang buff sa sarili niya. Tingnan natin. Hop. Okay na. Tumunog na naman yung pinaka-ayoko. Pag naririnig ko yun, kinakabahan ako eh. yung, ano nga yun, second skill? Press the attack. Press the attack. Press the attack ni Elsie. Pag naririnig ko yun, feeling ko meron akong katabi na parang laging magdu-duel eh. Hop, eto, Fortune's End. Ah, hindi pala natatanggal ng Fortune's End ang refract, no? Refract. Nababawasan naman. Mm-mm. Sayang naman. Meron lamang sila dito. Parang naririnig ko. Hindi naman kasi siya DPS. Mga nakakatanggal na ng refract yung mga matataas yung DPS. Hindi kasi diba nagtatanggal ng buff ang Fortune's End sa kalaban. Sabagay, yung Daya nun. Daya, diba? Uy! Grabe naman si Boss Lai. Thank you. So, ganun lang yun, Lai. Hindi, okay lang, Lai. Naintindihan kita. It's okay. I understand. Hindi, pinabili ko. Okay lang, Lai. Okay lang. Naintindihan ko talaga. Thank you. Casey. Oh, thank you. Naintindihan ko yan. Naintindihan ko kayo, Casey. Want to see? Okay, Reb. Okay, thank you, Kuya Reb. Thank you, thank you. Red Bull. Thank you. Buti pa si Kuya Reb. Oy, nagpadala daw si Zaf ng sugo peanuts. Antayin mo, may sugo ka. Grabe. Salad oil. Ayan, nakita ni Boss Alo, yari kayo. Oh. Okay lang, di ba, Boss Alo? Ganun talaga eh. Wala eh. Mahina eh. So, parang okay lang talaga. Well, back to the ball game. Okay nga lang. Ha? Balik na lang tayo siguro sa... Ano na to? Ayan, may Maidas na. Grabe. Lahat sila nagkaka... Uy, nag-Maidas na rin dito. Yes, Maidas. Lifestealer. Oh. Uy, and he's going for the battle type yung early ng Nikes, no? Mm-hmm. Mag-ano siya? Mag-armlet. Armlet, oh. And fight recta AC. Mm-hmm. Pero ito, Gabi. Ito, tamang farm na lang. Maidas na rin to, eh, no? Tingnan natin kung makakauna. Though hindi naman sila nakakalayo-layo with TA at 5.4K, Alchemist, alam natin hindi may iwan yan with 5.3. Make it 5.4 while si Sven 5.3 din. Di ba like I said earlier, laning phase lang talaga mababaliw itong si Alke. Pero in terms of farm, parehas lang sila. Oh, halos parehas lang sila. Well, gawa nga nung third skill ni Alke. Talagang kaya ganyan yung magiging net worth niya. Mm-hmm. Okay, tingnan natin to. Medyo nagiging passive yung game, ha? Kasi everyone's concentrating on the on their farming para makakuha ng essential items, yes. Well, so far, ito naman si Kuku. Magpa-farm lang din yan until he get his dagger. No? Meron to, Yapsor. Uy, naka-double damage siya. Pero mas makatay yung damage siya pinuprovide dito. Then disarm si Kuku para lang hindi siya ma-hit ng mga magic. And also regen para sa purifying flames. Pero ito, may na-stall na... Ano yun? Overwhelming? Hindi, yung spam ni... Overwhelming. Yes. Ah, okay, so naka 3-1 build pala siya. Let's see. Hindi ka uba dyan. Oo, hindi na. Hindi mo kakayanin sa bahay pagbigas yan. Unless yung Rubik ang kanyang hahamunin. Fortune's End na ibigay. Kuku, eto na.
There you go, another stormboard. Pero, oh my God, there is a two-man curse. Make it three. Kukubababa ang buhay. Hindi siya pwede mag-deny dito. Pero yung false promise, puputok ata yung false promise. Ang tagal ng legend. Ayun, yun nga. Muntik na ang kuya mo, Kuku. Pero yun nga lang, si Gabi naman ang kapalit. At saka si ano? Medyo pangit yung exchange dito sa pagdating sa TNC. Na-counter ko sila dito dahil medyo malalim sila. And ang ganda nung pinitaw na skills dito ni Wyver. Na-curse si Gabi and naka-God strength siya. And yung Cold Embrace as well. Tingnan nyo, last hits ni, ano, ni Armel with 81. Well, hero damage 1K. Hindi pa kasi siya masyadong sumasahal sa, ano, sa liga, oo, sa barangay. Pero ito, mid 1 versus Kuku. Angkatin ang damage. Templar Assassin already has his, ano, or her, Desolator. Grabe ito. Siguro, kailangan niya antayin din magkaroon siya ng AKB. So, ito yung dalawang malaki yan, Chan. Naku po, nangingilang pa dito si Nisha. The fight of... Oo, the fight of the, ano, big bellies. Grabe ito. Oh, syempre, huwag natin kakalimutan, ha? Bukas. Sa isang araw pala, sorry. June 3. Yep, Opa Shakers. May, Opa Shakers versus Solid Pushers. Shola versus Alec. One-on-one with the great one yan, ha? Tandaan nyo, mga suporta. Hashtag Solid and hashtag Alec in your area. Ayan, medyo crucial yan laro na yan. Oo, and nag-aabol pares yung para sa points. At sa mga hindi nakakaalam, hindi yan basta trippings yan, ha? Meron niyang, ano? Oo, may price yan. May price yan. Nandun sa lupo, nakapost. Check nyo na lang. Oo, ito na nga. Magte-take sila ng rush dito maaga. Since deso na nga itong si TA. Sakit nila sa teamfight nito dahil si Nisha, mag-ano rin siya, mag-early fight build din siya. Yung ano niya, ayan na, meron na siyang armlet. So, he'll go for... The next item is, I think, Assault Keras, ang susunod niyang item dito. So, ayan, nagalit na si Roshan, pumutok. Kailangan na talaga makuha ng TNC dito yung kanilang key items, which is yung mga item ni Armel. Kung hindi, pagka nag-BKB itong, eto, pag hindi nakuha ni nang maaga ni Armel yung kanyang rad, tapos nakapagpa-BKB na itong si TA, medyo mahihirapan talaga siya doon. Ang tanong is, malapit na ba? Yes, parad na po. Ito na, naibigay na. Naibigay na yung papel. Okay. There you go. Pero, naku naman, pagkakuha naman nun, ang kate. Pero there's a false promise. Ito yung contraction. Binitawan. Ayun. Naku, delikado ka dyan, mid one. Isang hataw pa. There is a Radiant's Burn. Let's see. Ang layo na masyado. Op, there is a Winter's Curse para lang ma-delay. Tingnan natin kung si Saya mabibiktima dito. Apat sila. Sven, with the Warcry, may binato na Stormbolt. Ito, Cold Embrace kay Papi. May nakulong pa sa loob ng puno. Si Nisha yun. Naku po, ito na. Dinuel, kailangan nila makapag-focus dito. And there you go. Nisha will go down. So, that's a dual damage para kay Kuku. Ito na yung time na makakakita tayo ng TNC na magiging aggressive na sila since yes. Nakuha na ni Armel yung kanyang key items. Mm-hmm. Medyo maganda yun para sa side ng TNC. Well, yung nag-sway na nga yung gold advantage, yun, napunta na sa TNC. Oo, dahil din yan rin sa Alchemist. Once nakakuha na nga yung Alchemist ng Radiance. Ito again, there's another stable concoction. Antagal, may kasama pang Fortune's End. Tamang right-click lang sila dito, pero si AU na ang kumuha with the Purifying Flames. Now si Zai, and si Absor ata, medyo delikado rito. Rubik, trying to, or rather Armel, trying to chase down ni Absor. Sige lang ng sige. And Kuku, nako, medyo back muna tayo ng onte dito, ha. Back lang tayo ng onte. Kuku, medyo delikado ka dyan. Mababa ang buhay mo. TA, nakulong. Op, naku po, si Teams na nga nabiktima. Ang kati-kati. Oh my God! That's a double kill! That's a... Grabe yung Sideblaze doon! Saktong-sakto naman yun. Uy! At parang nag-audition dito ang TNC, yung tatlo nila. Medyo na micro sila doon. Sila dito ni ano, ni Midwan. Masyado nilang finocus yung Ogre. Eh. Napakakunat itong support na to. Support lang yun, di ba? So, na-kite sila doon hanggang sa... Naku po. Na out of position na itong TNC. And this is naka-deso si TA. So, pwede nila matake to. Pero mabubuhay na rin naman. Pwede pa yun na... Medyo awit talaga yun. Wasak ang petals eh. Pero to Armel, trying to defend this... Ang kati. Naku, ang kati. Ang kati ng damage. Armel, makamamatay. One more.
Oh my hindi, God. Buhay pa, pero ito, si Meatball naman. There you go. The first Aegis Aspen. Aegis Aspen pa. Tingnan natin kung paano lalabanan. Naku, Armel, baka matamaan ka nga. Pero ito yung refraction, tamang ikot-ikot lang siya dito, pero nandito na si Sven. Sige, mas makati yan damage ko sa'yo. Tingnan natin kung maabot ba niya si Zai. Hindi na. Muntik na ma-wipe out. Oo, kanila yung team fight na yun dahil masyadong na... medyo na ano ko doon. Grabe ka doon, no? Oo. Doon. Pero nag-overcommit doon yung TA. Kaya medyo nayari siya. Dapat focus tower na lang siya doon. Buti na lang ka mo. Nagkaroon ng good ano. Good trade. Oo, good trade. Tama yan. Si Jefferson de Leon. Palag-palag pa. Kung merong malaking damage output ang Templar Assassin right now, wag kang magulat dahil meron din ang TNC, which is si Sven. Yun nga lang, kailangan na ka, ano. Ayun lang, mataba dito yung mga TA natin. Pero, itong TA, may downfall yan pagdating ng late game kasi. Mm-hmm. Ayan, ito yung replay. Ito yung una. Tinamaan. Ayun, o. Ganda, no? Ayun! Yun yung una, ha? Pero, tingnan natin kung ma-replay yung pangalawa. Baka mababa ito. Ay, hindi. Yung kay mid one lang. Oh. Oh, medyo bias to si, ano, si direct natin doon. Yung tropa natin doon, direct. Pero, ano, late game talaga, pabor na pabor to sa side ng TNC. Mm-hmm. Dahil si Nikes na lang yung pwede nila pero ito, there is yung horn, tumunog na. Again, I think there's a dual damage. Kailangan nila! Nakupo yung cold embrace. Sayang na naman yung hunt ni Kuku. Hindi, grabe naman yun. Yung cold embrace, ang tindi ng sustain. Pero ito, tamang spam lang. Ang kulit mo, saya. Op, walang lalapit. May no, winter's curse, just to delay the inevitable. Let's see, may blink ba to? May blink ba yung Sven? Wala ata. Eh, namatay si Armel dito. Napatay pala si Armel sa mid. Hindi natin nakita yun. Masyado tayo nakapokus. Ano ba yun? Lower bracket. Yes, lower bracket po itong larong to. And this is game 3. Kung sinong matalo dito ay uuwi na, guys. Sad. I think kailangan unang mabigyan ng Aghanims dito. Yung LC. Yes, para makapag-farm si Kuku ng dual damage, LC, no? And LC walang pakialamanan, 'di ba? LC talaga yung unang bibigyan nila. Pero medyo bosit si Gabi dito sa cold embrace nila. Oo, kanina pa 'yan, pero ito na yung responde nila, mid one. Uy, yun lang. Napalipad pa nga and Gabi will be taken down at nakuha pa nga yung kanyang war cry. Grabe naman. Mukhang may ano ah. Mukhang awit din 'to ah. Kanina si Casey yung umaawit, pero ito teams naman na namamblema rito. Okay na. Pero 20 minutes on the game, 8-8 yung score natin. Napakadikit ng laban na and 1K gold advantage for TNC. Ito, once na magka-BKB nitong si TA, medyo sakit sa ulo to. Kailangan pababain muna nila yung BKB dito bago mahalabanan ito ni Alke. Tingnan natin ha, medyo ano eh. Ano talaga eh? Yung mga betlords natin dyan sa F10K ha? Uy, hindi ako nagpapaka-negative ba? Grabe hindi tayo kayo. Negative. Sinasabi lang natin yung mga point of view natin. Possible yes. na mangyari dito. Yung mga walang possible, negative dito. Possible outcomes. Tama. Yes. Tingnan natin. Kayang-kaya to. Ito, teams. Ba't parang nakakarinig ako ng fancy? Sa labas ata. Let's see. Kuku? Labas. Oo nga, I think Sven or Kuku nga ata siguro yung ano. Yung mga, yung better na mabigyan ng first Aghanims. If ever Alchemy sa makuha niya na agad lahat ng core items niya, ha? Tingnan natin. Hop, dito, focus tayo sa mga supports. Yan, pinapakita. AU. Mababa, last hit. Pero, maganda naman ang sustain. Yep. Mm-hmm. Okay, sige, tingnan natin. Hop, there you go. Parang may naririnig ako ng ano. Naririnig ko na naman yung horn. Pag naririnig ko talaga, feeling ko laging may magdu-duel. Eh. Natakot ka ba? Na, may kabado, may ano ako dyan eh. May kaba ko dyan eh. Hmm. Yan natin. Well, pag ay, may manta na ba? May manta na rin, may manta na rin. Hindi kasi tayo makapag-item check. Sorry guys, dahil naka-ano tayo. Naka-clean feed tayo. But right now, naka life stealer pa yung ano. Hop. Nagkakagirian yung dalawa. Pero may double damage ha. Tandaan nyo, may double damage yung mid one. Si mid one rather. Eto, concoction. Tinitimpla niya na. Wala atang nabitawan. At yun nga, naputukan yung sarili niya. Naku po, Kuku. OMG. Yung mid, si mid one na naman sa ang dumali sa kanya. Pero ito, mabagal tinamaan siya ng side trap. Naagawan pa. Spell steal. Multicast. Naku po, hindi niya naiputok. Hindi niya naiputok yung concoction. The multicast. Grabe. That multicast is doing it. And teams, naku po. Naku.
Tatlo so, sila, walang buyback yung LC and yung Alke. Oh, it's a bad trade for bad trade yun. TNC. Walang casualties dito sa side ng Secret. And then, nakadidi dun si Midwan. So, pabor sa kanila yung team fight na yun. Sumobra, sumobra sa ano. Now, talagang matutunaw si Armel dun because of the TA damage. Naku po. Na naka-double damage pa. Pero ito, nag-buyback na. Nasira na nga ang tier 1 at tier 3 tower dito sa mid lane. AU, let's see kung anong gagawin niya. Meron na siyang fresh BKB. Naku po, teka lang. Lumangat si teams. Naku, grabe, dieback yun. Dieback yun, mga sir. Sobrang, really quick. Oo, and hindi na nag-uubos ng oras dito. Unsecret, alam nilang nangyayari sila dito sa, ano? Late game, yes. Sa late game, kaya, naku po, kaya grabe talaga. Pero na-disarm siya. Tingnan natin. Hahabol ba? Armel, ha? Delikado dito, Armel. Pero nandito na yung dalawa. Armel and ano yan? Armel and Gabby, nasa front lines. Let's see. Mahirap nilang i-go yun dahil may winter's curse pa dito si Zai. Mm-hmm. Once na hindi ka pwedeng pumasok basta doon. Once na matalo sila doon sa team fight na yun, it's a GG game. That's the, you know, that's the advantage of the Winter Wyvern dahil nga sa winter's curse. Mga right clicker kasi ito eh. Mm-hmm. Tsaka minamadali na nila itong laro na to dahil alam nila mayayari sila dito sa TNC pagka nag late game to, kaya itong si Nyx nga hindi na nakipaglabanan ng red, kumuha na siya ng mga items like armlet and AC. Grabe, oh, building damage niya 9.4k sabi nga ng mga statman natin and, doon sa kabila. Eto pa, kailangan si Kuku ang talunan niya dito yung Wyvern dahil once na hindi nila matalunan tong Wyvern, si Gabi dito hindi siya makaka-free hit because of the cold embrace. Ang hirap kasi nung cold embrace, yes, tama ka naman doon. Katulad kanina, nun sa duel ni Kuku, di ba? Oo, ang dami ng clash na nabuboset si Gabi sa cold embrace. Eh. Kailangan nga siguro yun ang una muna nila. Kaso ang laki rin ng right click damage talaga niya, no? So ito, nakasmoke lahat sila. Uy, grabe naman yung gumuguhit yung ano. Sakay. Oo. At mag-ano pa to, ha? Tingnan natin. Oh, eto na si Gabi, tumalon. There's a stun. Kaso nasa mali na naman. Walang. Walang false promise na lumabas doon. And Kuku malulusaw agad. Wala siyang buyback dito. Medyo pangit yung pasok dun ni Sven dahil hindi niya napansin. Nandun din yung may Nikes. May mga kakampi pala. Yung TA kasi yung tatalunyan niya talaga dapat. Eh, yung Nikes hindi niya naisama sa stun. Oo. Oh. Hmm. Tingnan natin. Hindi pa naman nagpapanik ang mga tropa natin, Noibie. May buyback na. Ito, Sven. Uy! Napatay pa si Ayu dun. And Ayu will also buyback. Grabe pa, isa-isa na sila dito. Pero magbabakit itong team secret natin. At feeling ko magro-rush pa ulit to eh. Oo, mag-iisa pa yan. Piniping na nila yung rush para... Kasi may bottom tower pa dun eh. Hindi na nila pwedeng asiman yung... dahil nakuha na nga nila yung objectives dito. Dalawa, the top lane and the mid lane. Yung mga set of barracks natin dyan has been taken down by team secret. Grabe. Ang bilis naman. Ano, namatay agad yung Roshan? Oo. Sobrang bilis talaga because may AC na yung Nikes. May armlet pa and Deso yung TA. Diba? May bloodlust pa na coming in from Ogre. Mm-hmm. Kakatingin ko lang ah. Let's see. Ito pa. Naagawan pa nga. And si Gabi, dieback yun. He's down for 80 seconds. And ito na nga. Si Kuku na naman ata to. Ay, napag-dagger out. Nakapag-dagger out lang ang Kuya Kuku nyo. Buntik na doon si Kuku. Medyo, ano kaya nila ide-def tong last tracks nila? Medyo alanganin talaga. Alanganin, pero, ha? Malalim naman yung creep sa bottom. So, makakaabot pa dito si Gabi para mag-respawn. Oo, mukhang sila ngayon ang hindi aabot ng F10K. Pero again, hindi pa tatapos hanggat nandyan pa yung, ano, yung throne. Let's see. Kung dito na ba matatapos ang pagta-travel ng mga Noipi. Oh. Good choice din talaga yung ginawa dito ni Nisha na yung early item build niya para ma-pressure itong TNC para hindi na ma-late game yung laro. Okay. So, eto na nga. Bottom lane. Tier 3 na to. Wala na. Sama-sama gaming na to eh. Oo. And, Ayun na nga. Teka lang. Nandito, sino yung napitas dito? Yung, grabe. Oo.
hindi natin makita kung may buyback na. Pero may buyback. May buyback kasi siguro. May buyback siguro. And ito na si Armel. Tingnan natin kung may magagawa siya dito. Ni siya ang kanyang ano, ha? Naku. Hindi yata talaga. Hindi nga niya matataw, eh. And tutuloy-tuloy na to ng Team Secret. Ay, naantay lang nila dito yung Creep Wave. Hmm. So, medyo hindi nag-work yung Alki pick nila. Ako, hindi ko masabi kanina, pero hindi talaga ako, hindi, para sa akin, hindi maganda yung last pick Alki. Mm. Since nakita nila na may TA, alam nila na madudurog ayun sa, yung pwede ano, pero depende, no? Pwede, ayun yung term, pwede pero depende. Pwede pero depende yun, no? Siguro, kasi akala nila mag-workout, pero itong si Gabby kasi, sige, later natin explain lahat ng flaws nung nangyari TNC. Kung bakit pwede naman sila manalo pero nayayari sila dito. Eh, na pinag-aanoan nila dito. OD pick. Wala yung OD, sir. Kasi naka-ban nga siya. Ban po yung OD. Oo. Tapos last pick sniper pa. Diba? Nag-last pick sniper ban, pa sila. Ban sniper. Mm-mm. So, ang may iwan na option niya na lang doon is ito nga, Invoker, Alke, ano pa ba? Well, Storm? For me, Ember, yung LC pick din, medyo alanganin kasi open naman yung DS, di ba? Oo, yung Dark Seer din, no? Muntik dapat eh. DS and Sven, pag pinagsama mo yan, magandang combo. That's a good, yes. Kaso yung mahirapan din siya mag-initiate. Pero ito na nga, Armel, nakapag-concoction pa siya dito. Medyo matagalan tinulog ni Midwan, pero may ages yan. Just 2 minutes pa. Wala, ganun din. Susustain lang. Oo, pero doble ingat din sila dito dahil there's no room for mistake dito sa side ng secret. Dahil, syempre, lower bracket tong larong to. Mm-hmm. Tingnan natin. Looking at yan, sa stats. Medyo mabaan na talaga eh. Pero eto na nga sila habang kinakatok nila dito. Naku po, nalapitan si Teams. Kriman na grabe naman yun. Grabe naman yun. That's a stun! Grabe na agaw yung Stormbolt with a 3-man stun. Tatlo ang Lusaw and Alchemist will buy back. Eto, si Gabby hindi niya kinaya yung apat. Wala siyang buy back and naku po. Nag-audition na nga dito. And Armel, this would be the last. And ayun na nga, GG. Will be called. And Team Secret will proceed. For? In the lower bracket. Lower bracket, facing. And they will be facing Team Gambit sa ating last series. Well, itong nangyari dito sa Team Secret versus TNC. Ganito kasi yan eh. Yung LC, medyo hindi rin na... in my opinion, medyo hindi rin maganda para sa akin yung pick na LC. Unless, ma-FF niya dito yung Wyvern. Siguro kaya nag... kaya sa nag-LC. Hindi, last pick naman yung Wyvern. Pero ganun dapat yung execution na ginagawa nila. Ito na mga Alke, hindi rin ako pabor dun sa last pick Alke because dito sa meta na to, once na matalo ka dito sa laning phase, medyo mahihirapan na. And yung build naman dito ni Gabby, nag-Midas pa siya. Kailangan niyang bigyan ng space itong Alke. So, kailangan pang bakbaka na agad. Ang nangyari, nag-agawan sila sa farm, di ba? Nag-antay pa ng Echo Saber si Gabby, nag-antay pa siya ng dagger kasi inuna niya nga yung Midas, di ba? By the time na nakuha niya na yung Echo Saber at Midas, lugi na sila. Yun nga. So, katulad ng sinabi ko kanina, timing and execution, which is hindi nakuha ng TNC. Kaya, sayang naman. Sayang naman. Oh. And you commended din yung mga cold embrace dito ni Zayo. Nag-workout naman yung offlane wyvern nila last pick. So yun, yun nangyari dito sa game na to. And okay guys, wag kayong mag-spam diyan. Ayun yun na yung ano, yung mga negative comments diyan. Wag niyo na lang pansinin. Ayun yun na. Oo. Okay lang yan. It's not the day for TNC, yun lang. Pero again, okay, dapat supportan Pinoy tayo, hindi yung sobrang negative. Well, good run naman para sa TNC dito, but they will go home unfortunately. Mm-hmm. Pero may hindi ko lang alam kung anong place nila dito. Fifth place sila. Fifth to sixth place. 5 to 6. So yun. Literal, pauwi na po ang TNC. Nood-nood muna sila. Shoutout sa lahat na nagpapashoutout dyan. Yung mga kanina, mga tropa natin dyan. Franzu Potato, yan. Si Gian Teodoro, yan. Si Josh and, Real. And mamaya, abangan nyo, may laro pa yung Team Secret versus Gambit. Yung tropa natin, no? Si Canning Tantrums, yan. Tropa natin yan. Tropa natin Arts. Yan. Oh, Baby Boy. Sino pa ba? Si Zaf. Sino yun? Top 5, not bad. Let's cheer kahit talo na itong TNC. Well, cheer din natin yung Secret kasi maganda yung nagiging run na
both teams dapat i-share natin kasi maganda yung naging run dito ng Team Secret na napunta siya sa lower bracket pero maganda yung pinapakita nila dito. Yung composure nila kahit nasa lower bracket, goods pa din naman. Mm-hmm. Ako, ano ako, MVP para sa akin dito, si ano, si Zai. Ay, nakita ko. Yung last clash, ang MVP sa akin, si Yapsorb. Yapsorb, yung... Real quick, 3-man stun, grabe. 3-man stun ng Stormbolt, oo. No? Oo. Pero, ano naman, yung sa akin, hindi gaganda yung laro kung wala si Zai. Oo. Kasi na-block niya halos ilang attempts si Kuko mag, ano? I mean, si and then si Gabi din, oo. Ilang attempts si Kuko nag-duel ng... Ay, pasok si Kuko siya din, ng, oo. Diba? Well, pasok siya ng pasok doon sa duel. Oo, maganda Golden talaga yung last pick. Oo. Maganda yung last pick na... Ito na lang isipin nyo. Mm. Ito na lang isipin nyo. Okay. Kahit talo yung TNC, kumanta naman si Casey. Narinig nyo naman kumanta si Casey. Yay! Okay na ba yun? Okay na ba yun, boys? Yung hiya ko, ubus na, guys. Oh. Sinuubos nyo yung hiya na katawan ko. Naubos na yung hiya ni Casey. Okay na ba yun, boys? Okay. Wala, walang kakantang na rin. Oh, ayan, oh. Best part, kanta na. Nako, late ka! Late ka naman doon, boy. abangan mo na lang, NM. Abangan mo yung ano, yung mga clip na sa lupon yan. But anyways, doon na nga po nagtatapos ang biyahe ng TNC. Yes, and Team Secret 1, 2 to 1. Yep. Ayan, in-interview na nga si Yapsor. Tropa natin si yan, si Eri. Sai. Mm. Okay, so... Well, kami po ang naging... Oh, okay. Ano mo yun? Linya mo yun? Oh, ikaw na. Wala eh, ganun talaga. Anyways... Ayun nga po, ay yung mga quick shoutout natin diyan lahat. Nabati ko na sila Julius Tabucol. Baxter. Yeah. Oh, yan sila sa inyo. And again, kami po ang inyong caster sa series na ito. Ako po si Casey. And I'm the Rain. Diba, binaliktad na namin. At kami we still have the next game, right? And which that is Kuya Rep. Pasok. Ano bang, ano natin? EG-LGD. EG versus LGD. Oy, si yung mga EG boys dyan kanina, mga nagchat-chat. Huwag na kayong mag-chat. Mag-ready na daw kayo. Anyways, EG versus PSG-LGD. Alright? Abangan nyo kung sino magiging casters dyan. And share the stream also. Alright? So again, sibat muna kami. Yep. Buyers. Goodbye.